Mahihain ka ba? Walang kumpiyansa sa sarili? Kulang sa self-confidence? So this video is for you, so you must keep on watching. What's up mga kabeshies and my dearest cutie pies out there? This is me once again, Kazumi Yurika, and welcome back to my channel. So for today's vlog is magbibigay lang ako ng 5 tips para ma-boost ang inyong self-confidence. 5 tips on how to boost your self-confidence. So, and let's get started. So, tip number 1. Love yourself. So, we need to love ourselves in order to boost our self-confidence para, syempre, dapat accept natin kung sino tayo at kung anong meron tayo. Love natin ang ating sarili. Sabihin natin sa ating sarili na maganda tayo o kaya guwapo o kaya cute tayo. Let's accept that kasi God made us. Walang pangit na nabubuhay sa ating mundo. Tip number 2. Communicate with others or know how to socialize with other people. Kasi guys, importante ito siya para ma-boost ang ating self-confidence kasi dapat hindi natin hinahayaan ang sarili natin na mag-isa. We have our family, we have our friends, di ba? Kung wala ka mang friends ngayon, have a group of friends. Kasi for sure, matutulungan ka ng mga kaibigan mo na maging confident enough, pati ng family mo, matutok kang makipag-socialize, makipag-communicate, hindi lang sa kanila, kundi pati na din sa ibang tao. So, isa pang way dito is show your talent. Kasi kapag napakita mo sa kanila yung talent mo, hahanga sila sa iyo. Like, kung marunong ka mag-spoken word poetry, itry mo ipakita sa kanila. Kung marunong kang kumanta, kumanta ka, sumayaw ka, go on, just be yourself all the time. Kasi in that way, unti-unting mabuboost yung self-confidence mo, lalo na pag nakikita mong na-appreciate ka ng dahil dyan sa talent mo. So, do it, guys. Don't be shy enough. So, ganun. Tip number 3. Fake it until you make it. So, kung palagay nyo, hindi nyo talaga kayang maging confident, kung palagay nyo, napakamalabo para sa inyong maging confident dahil na din sa super nagiging mahihain kayo, edi magpanggap kayong confident. Chin up, then have a nice body posture, tapos smile, always smile. Kasi di ba in that way kasi, pag nakasanayan mo na yung pagpepeke mo sa pagiging confident mo, magiging natural na lang yan sa iyo pagdating ng araw. Kasi, di ba, makakasanayan mo na yan hanggang sa masasabi mo na lang sa sarili mo na hindi ka na pala nagkukunwari. Kasi, na-boost na ng paunti-unti yung self-confidence mo. Marunong ka nang makipag-communicate sa ibang tao, marunong ka nang ipakita yung talent mo na hindi ka nahihiya. So, ganun yan, guys. So, tip number 4. Be comfortable of who you are. Accept yourself. Pahalagahan mo ang sarili mo. Know your worth. Kasi in that way, kapag naging comfortable ka sa sarili mo, magiging comfortable ka na din sa ibang tao. Yung dahilan kaya tayo nahihiya sa maraming tao dahil hindi natin mapakita sa kanila kung sino talaga tayo, kung gaano tayo kaganda, kung gaano tayo ka-blooming, kung gaano tayo ka-cute, or kung ano pa man yan. Diba? Don't let everyone drag you down. So, yun lang po yung masasabi ko. Tip number 5. Last but not the least, ignore the judgments. Baliwalain mo lahat ng insecurities mo sa iba. Huwag mong i-compare yung sarili mo sa iba. May sarili kang ganda. We are all beautiful in our own unique ways. Kasi God made us eh. Walang ginawa si God na pangit sa mundo. Kaya, ganun. Kung nai-insecure ka dahil na din sa nakikita mong,
daming nagkakagusto sa kanya, ganun-ganun. Well, wait for your time. Nadadating din yan, yung mga maraming magkakagusto sa'yo, dadating din yan. Kasi, habang tumatagal, mas nag-i-improve kasi tayo. Or, pwede nyo din i-improve yung sarili nyo para hindi na kayong ma-insecure sa iba. Pero, pag nagawa nyo na yung lahat, pag naging confident na kayo, at alam nyo na kung paano makitungo sa ibang tao, ito lang ang masasabi ko guys. Stay humble. Huwag na huwag kayong magyabang. Kasi ang pagiging mayabang, hindi yan nakakatulong. Mas nakakalala pa yan ng sitwasyon. Pwedeng pagbungahan ng pag-aaway, hindi pagkakaintindihan ng mga magtitropa, dahil pwede ka rin nilang layuan. Diba? Kasi, oh, ang yabang na ni ganito, porket gumanda siya, or something, ganyan, ganyan. Tapos, lalayon na sila sa'yo. Kaya, babalik ka na naman sa pagiging loner. Magiging mahihiyain ka na naman ulit. Again and again and again. So, ang pagiging self-confident is a process. Kung hindi mo yan magawa agad-agad, so, be patient. Kasi, I know na dalating yung araw na tataas yung kumpiyansa nyo sa sarili nyo, hindi sa puntong magyayabang na kayo. So, hindi ganun guys ha. Hindi ko kayo tuturuan kung paano magyabang kasi hindi yun magandang gawain. Ganun! So, yun guys. Hey guys, ito lang yung tatandaan nyo. You are beautiful. You are handsome. You are cute. You deserve all the happiness in the world. You deserve to be loved. You deserve to be happy. Ganun. So, syempre, lahat tayo deserve natin maging happy. So, life is too short. Always choose happiness over that sadness. Kung may problema man kayo, lagi niyong tatandaan na lahat ng problema ay may solusyon. Dahil meron tayong Panginoon na laging gumagabay sa atin. So, yun guys. Sana talaga is may nakuha kayong tip kahit paano at how I wish na ma-boost na yung self-confidence nyo. Huwag kayong mahiya kasi dapat proud kayo sa kung sino kayo. Proud kayo dapat sa gandang meron kayo. Huwag nyo nang sabihin yung sana all maganda, sana all cute, sana all guwapo, sana all pogi. Kasi guys, walang ginawa si God na pangit sa mundo. So, yun lang guys. Sana naman ay may natutunan kayo sa vlog natin for today. Simple lang siya, pero yun, kasi may nagtanong din kasi sa akin na, kakilala ko, sabi niya sa akin na, Ate Kaz, paano niyo po na-boost yung self-confidence niyo? Kasi guys, nag-start din kasi yung pag-boost ng self-confidence ko nung nagsimula akong mag-join ng mga contest sa spoken word poetry, contest sa mga academic, ganun, tapos yun, sa mga storytelling contest, mga ganun na mga bagay. So, doon nagsimula yung pagkawala ng hiya ko. So, guys, kung may talento kayo, ipamahagin nyo yan sa maraming tao. Kasi baka, diba, may opportunity pa na dumating sa inyo, at yun, ma-appreciate kayo ng iba, at unti-unti nang mawawala yung pagkamahiyain ninyo. Yung pagiging mahiyain kasi is sa umpisa lang yan. Kasi alam ko na one day, gigising ka na lang na, wow, hindi na ako mahiyain katulad ng dati. Kaya ko nang maging proud sa kung sino talaga ako at sa kung ano ang meron ako. So, yun lang guys. Before I end this vlog is mag-shoutout muna ako. So, shout out to Ate Claire Landasa na hindi ko na-shoutout sa last vlog ko. So, sorry ate and I love you. Keep safe always and thank you sa pag-comment nung nakaraan, arat na. So, ayun po guys, that ends my vlog for today. So, give this video a thumbs up. At sa mga di pa nakaka-subscribe dyan, subscribe nyo na yan. And also, don't forget to click the notification bell button para laging updated sa next videos ko pang gagawin. So, thank you everyone for watching and thank you dahil unti-unti na tayong dumadami. So, sana guys is dumami pa yung kapamilya ko dyan ng mga beshies and featuring also the cutie pies out there.
na talaga namang naging importante sa akin at naging bahagi na kayo ng buhay ko. So yun guys, thank you everyone. I love you all and God bless us all.